Magandang hapon po mga kababayan, magandang umaga naman sa ating mga kababayan ng OFW, Pugong Bihero po ulit. At ngayon po ay ang biyahe natin ay dito po sa may M. Lopez, dito po sa may port area ng lungsod ng Maynila. At ang pupuntahan po natin mga kababayan ay ang M. Lopez Bridge. So isa po ito dun sa mga tulay na tumatawid din po ng Ilog Pasig. So kasama po siya sa ating bibisitahin ngayong araw. Ayan, sana po ay mabigyan ko kayo ng konting information dito po sa M. Lopez Bridge na isa rin po sana sa mga mapapaganda ni Mayor Esco Domagoso. Yan, at mga kababayan, nandito po tayo sa may M. Lopez Boulevard. Yan, sa may port area po ng lungsod ng Maynila. Ito po ay ito po yung papunta na ng Delpan Bridge. Ayan, yung unahan po natin, papunta po yung doon sa may Ross Boulevard, Luneta. Ano po mga kababayan, at pag sa kanan naman po ilang hakbang mula dito ay mararating na po natin yung M. Lopez Bridge. So karamihan po dumadaan ang sasakyan dito ay yung mga truck, dahil katabi nga po nito yung port area o yung pier ng lungsod ng Maynila. So mga kababayan, no, pasyalan po natin itong M. Lopez Bridge. Ayan, sana po ay mag-enjoy kayo sa inyong panonood. So tara po, samahan niyo ako at puntahan na po natin. So yun sa mga hubayan po natin na nakaalala po nitong lugar na to. Yan, ito, binabalikan po natin itong lugar nyo, no, mga kababayan. Yan, mga po lumaki kayo dito sa may lugar na to, special po dito sa may Tondo. Ayan, dito po sa kalimang bahagi natin, dun po yung papunta ng Baseco, no. Ayan, at dito naman po yung papunta ng Delpan. Iikot po kayo dito sa may park dito, yung maliit na park dito po sa may dulo po nitong boulevard ng M. Lopez Boulevard. At yan, ilang hakbang po mula dito, makikita na natin itong M. Lopez Bridge. Dito po yan sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. At ayan, ito po yung daan na papunta po dun sa Delpan. So yan, ito po yung park dito. Yan, marami po mga nakatanim na kahoy. At sa ngayon, nakikita nyo po, wala nang ganong informal settlers o yung mga nakatira po dyan sa mga barong-barong na noon ay napakarami po dyan dito. So sa ngayon, wala na po. At sana, ayan, maligyan din po ito ng mga kapis lights at maayos po itong lugar na to. So yan, o, nakita na po natin itong M. Lopez Bridge na signage, at meron po tayo dito mga kababayan ng mga informal settlers na siguro mag-iigip po sila ng tubig at tinalagay po nila dyan sa kanilang mga kariton. So yun mga kababayan, ito po yung bridge pa akyat, at medyo madumi po dito sa lugar na to. Ayan, may mga kalat. Tingnan nyo po yung park, at mayroon din na naman po mga nagsisimula dyan ng mga barong-barong na maliliit. Ayan. So ito na po yung papakyat ng M. Lopez Bridge mga kababayan. So yung kabila pong side, dun po yung papunta ng Baseco. Ayan, Baseco na po yung mga kababayan ko. Ayan mga kabihero, no, basay ko po yung lugar na yon. Ayan. So yan, no, mga kababayan, actually meron po tayo dito makikitang CCTV dito sa may puno. Ayan, may CCTV po dyan. Ayan yung kulay puti. Para po yan sa, siyempre para po sa kaligtasan din itong barangay na to.
Meron po silang nilalagay dito ng mga CCTV. At yan mga kababayan, no, konti na lang makakarating na tayo dito sa pinaka ibabaw po nitong M. Lopez Bridge. Ayan. At yung ano po, mayroon po siya dito ng ano, mayroon po siyang daan ng maliit. At alam nyo po, pagpanhik nyo pa lamang po dito sa may tulay, nakikita na po kayo dito mga barong-barong o yung mga pinagtagpi-tagping mga kariton na nandito po sa may ibabaw ng tulay. At nagiging tahanan ulit itong mga informal settlers natin na nandito dito, no, mga kababayan. At ngayon mo guys, no, ayan, nakikita na natin itong view po dito sa ibabaw nitong M. Lopez Bridge. Makikita nyo, mapapansin nyo po mga kababayan, no, napakaganda ng view dito dahil nakikita nyo po yung mga skyscraper dito po sa lungsod ng Maynila. At yung natatanaw nyo po na yan, yung mga nagtataas sa mga building na yan, yan po yung Divisoria, yung Binondo, yan Chinatown, dyan po yan. At syempre, nandito po yung ating Ilugpasig. At karamihan po na may mga dumadaan pa rin po dito na mga maliliit na barko na katulad po nitong ating nakikita ngayon na may mga dumadaan. At alam nyo, napakaganda po ng view talaga dito guys, no, mga kabihero. At sana mabigyan po ng pansin ng pamahalaang lungsod ng Maynila talaga na maisaayos at mapaganda rin itong May Lopez Bridge, kung saan isa rin po ito sa mga pangunahing kalsada na dinaraanan ng napakaraming mga nagbabiyahe, no. At kung mabibigyan po ito ng chance na, alam nyo, mapaganda, magiging isa rin po yung mga tourist attractions ng lungsod ng Maynila dahil sa napakaganda pong view dito po sa ibabaw ng Mac-Ay ng M. Lopez Bridge, mga kababayan. At you know, yung mga kababayan, tanaw dito yung Jones Bridge doon po sa may post office na yon. At sunod din po yung ginagawang tulay ng Build program ni Pangulong Duterte. At nandyan din po yung Intramuros, ayan, doon, oh, banda po doon. Tanaw din po dyan yung ating Intramuros, ayan. At pansin nyo rin po ng mga kababayan, yung tubig po ng ating Ilugpasig, ayan, wala pong gaanong kalat ng mga basurang naglutang, kundi yun po mga ipangilang-ilang water lily na papalabas na po ng Manila Bay. So ayan. Huh? At tingnan natin guys, no, parang may nakikita po tayo dito ng gumagawa. Hindi natin po alam kung ito po ay under ng Manila. So yun, no, mga kababayan, at pansin ko po na parang may ginagawa pong restorations dito
At mayroon po kayo nakikita ng mga bakal na nakakabit dito po sa tulay. At mamaya tatanong po natin kung anong ginagawa nila dito. Kung ito po ba ay kanilang pinapaganda na. So ayan, mayroon po silang ginagawa dito mga kababayan. Naglalagay po sila nitong mga bakal nga, ano. Nandito po yung mga nagtatrabaho. Dito gusto ko. So yun nga mga kababayan, may mga nagtatrabaho po dito at under ng TN Tech Constructions, pero under pa rin po sila ng National DPWH. At ang gagawin po nila dyan yung restoration po ng M. Lopez Bridge, dahil maglalagay po sila dyan ng fiber po sa ilalim, dahil meron na daw pong nakita na mga damage po sa ilalim ng tulay, at para mapatibay po itong M. Lopez Bridge. Yan, meron pong dumaan na kalesa. So yun guys, nilalakaran pa rin natin itong M. Lopez Bridge dito po sa lungsod ng Maynila. At makikita nyo po itong ibabang bahagi. Ayan, isa na namang lugar kung saan may masayang mga naninirahan na alam naman natin na pagdating dito po sa may malapit sa pier, talagang pagkikita po tayo ng mga kaganitong klase ng mga bahay na magkakadikit, patong-patong, at masayang naninirahan yung mga taga rito. Ayan. Masayan po at magkakadikit yung mga bahay nila dito. Ayan, so pag narating na po natin to, ano yung ibaba nito, at nagdiregulate po tayo ng lakad, no, mga kababayan. Yun na po yung Del Pan Bridge. Yung pagkatapos po nitong M. Lopez, yun na, Del Pan Bridge na po yun, mga kababayan. So ayan mga kababayan, dito na lang po natin tatapusin itong ating ginawang pamamasyal dito po sa M. Lopez Bridge. So mga kababayan, muli ako po si Bugumbiero. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakasama ko at nakasama natin lahat dito po sa ginawa nating pamamasyal dito po sa M. Lopez Bridge. Hanggang sa muli mga kababayan, sa sunod nating biyahe yan. Kung mayroon po kayong gustong mabisit ang lugar, i-comment nyo lang po yan dyan para mapuntahan po natin. Basta po dito lamang po sa loob ng Metro Manila. Yan. Kahit hindi po sa lungsod ng Maynila, ano mga kababayan, no? Kahit pa po sa Quezon City, sa Makati,
sa Caloocan, ayan sa Pasig, o Matinyupa, Las Piñas, Paranaque. Kaya pupuntahan po natin yan mga kababayan para po maibigay ko sa inyo yung mga gusto nyong mapuntahan natin. So muli, ako po si Pugong Viajero at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. At I like nyo po yung likes dyan, mag-likes po kayo at hit nyo po yung notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga biyahe. Alright, thank you so much po. Ingat po tayong lahat. God bless you all.